para bagang sinisita kayo. Banggitin ko na po ang pangalan. Ito po si Senador Rapi Tulpo na tila yata meron doon. Ano ba sinabi ni Senador Tulpo dyan? Eh, meron doon po ata siyang inilaang pondo sa DICT na nung dumating daw po sa lower house, ay para bagang, ano ba, inislas ninyo, tinastas ninyo. Totoo bang may ganon, Kong? Baka ang sinasabi mo dyan ay yung nagkaroon yata ng parang launching kahapon sa BGC. Okay. Na kung saan naimbita na isa sa mga guest speakers si Senador Rapi Tulpo. Ito yung launching ng Anti-Cybercrime Division ng DICT. Ah, okay. Opo. Oh. At doon ay kinuwento niya, narinig ko eh, merong nagbigay sa akin ng parang video. Okay. Bagamat medyo mano, pero nung pinakinggan ko, lumilitaw na di umano ay naglagay siya ng 500 million na budget sa DICT. Okay. Nandun yung Secretary Ivan Oy, dun sa audience, at binabanggit niya doon na inilabang ko ito, sabi niya, pero ang mahirap naman itong mga kaibigan natin sa tinutukoy niya yung mababang kapulungan. Okay. Kasi nilaban namin dito sa upper chamber, sa kasama ko sa senador, ng mga senador, pero lumilitaw ay tinabla kami ng ano ng House of Representatives. Eh, siyempre kasama naman ako diyan, eh masakit naman yung mga bintang na yon. Tinanong ko ngayon yung mga nakakaalam doon sa BICAM kasi kakilala ko naman. Tinanong ko kung mula doon sa kanyang sariling allocation, doon nang galing yung sinasabi niyang 500 million. Aha, okay. Ayun, kinonfirm sa akin ng Senado. Opo. Kasi alam mo dyan, kailangan malaman ng taong bayan, ng mga senador, meron silang allocation na 3 billion pesos. Allocation? Ano bisa yung allocation ko? Meron silang karapatan na ito ilatag nila yung mga projects nila pang national. Ah, okay. Meron silang minimum na 3 billion. Tatlong yung mga million? Members ng House of Representatives, yung karapatan nilang maglatag, pag ikaw ay party list ka, kami masaya na kami kung mabibigyan kami ng 300 million. Tama ka, Tweed. Ganun ba? Kung ikukumpara mo yun sa amin, 300 at 3 billion. Ilang porsyento ba yung 300 na million sa 3 billion din? Parang 10% o 1%? 10%. Oh. Ha? 10%. Opo. 10% ba yung... 10%. Oh. Ha? Oh. Palagay mo na tama ka. Mm. Ganun lang kaliit ang sa amin. Pero kaya ko sinasabi to. Oh. Tinanong ko kung yung sinasabi niyang isinusog niya Opo. Na 500 million na budget sa DICT ay galing doon sa allocation. Okay. Hindi naman pala nangyari, hindi wala pala doon. Wala palang ganun. Ang kanya palang minumungkahi yung 1 billion ng confidential fund ng DNR, hatiin 'yon, yung 500 million, 'yun ang ilagay sa DICT. Ngayon, lumilitaw sa aking pakikipag-usap sa mga kakilala ko sa Senado. Opo. Marami naman akong kakilala rin dyan. Mm. Hindi naman pumayag ang mga kasama niya. Ah, ngayon, okay. Ang sinisisi niya ngayon, yung mababang kapulungan. Oho. Unfair naman yun dyan. Huwag naman ganun na ilalatag mo sa taong bayan na parang bidang-bida ka. Okay. Eh, wala ka naman palang inilatag sa sarili mong pondo, sa sarili mong allocation. Kinukuha mo pala sa ibang departamento. Hindi pumayag ang mga kasama mo. Pagkatapos, kami ang gagawin mong kontrabida. Hindi naman tama yun dyan. Hindi ba? Kaya ako pumapalag na huwag naman ganun. Sapagkat alam ko, maraming viewers si Senador Tulpo. At saka baka ma-mislead naman ang mga tao. Kami naman ang mapapasama dito. Ayun, oho. Parang napasama ang lower house. Tapos yung siya na naman ang sikat ngayon pag nagkataon. Eh kung nagkataon, kung mapapasama kami, alam mo naman yung ibang kababayan natin, hindi naman sila maaaring nagtatanong. Opo. Ganun pala yung mababang kapulungan. Kasi sinasabi niya doon sa kanyang speech. Eh, alam nyo, kailangan makipaglaban tayo sa cyberspace ngayon. Kaya ako nangahas at talagang nilabang ko yan. Uh-huh. Dahil gusto ko lumaban tayo, ang Israel, ang Amerika, ang labanan ngayon, cyberspace. Uh-huh. Eh, kung walang pondo ang DICT, paano ngayon? Di, magiging kawa-awa tayo. Pero kung tutuusin mo dyan, kamakailan lang, kinonfirm namin yung secretary ng DICT. Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulpo, ito na halata ko sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang,
ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganun. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siya sa atin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT Secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulpo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget. Kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile, ay hindi mo inayos. Hindi mo na maayon. Inaral ba ni Secretary Tulpo yung tinatawag nating first mile, middle mile, at saka last mile? Ako. O baka hindi niya kabisado yun. Uh-huh. Kapag hindi niya kabisado yun at hindi niya tinangka na aralin yun, kahit maglagay pa siya ng 100 billion hindi sa DICT, walang mangyayari. Ayun. So, sana maging tapat tayo. Opo, opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Uh-huh. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang makasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikiboy yung makasama niya. Ibahin niya kami. Uh-huh. Ibahin niya ako. Okay. So, wag niya. Sana sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero opo, masakit din yun, kahit hindi niya nilalahat eh. Tinukoy din eh. Opo. House of Representatives. Opo. Opo. Tama, buhay, kabuhan eh. Ano ha? Pero doon sa punto kung na, teka, eh kasi ho, parang lagi na lamang lumalabas, ito, sana huwag na may pagdamdam ng mga, may mga tinatawag kasing mga tulfonatics kong na hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila, makapapur lang sa kanila, ano ha? Eh sana pag-aralan nyo rin mabuti, baka humamaya, nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media eh. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat ng sinasabi niya sa social media. No, dapat sana aralin din. Pero ito tungkulin ni Senador Tulpo na ipaliwanag. Halimbawa, doon sa DICT hearing namin, opo, sabi ko, excuse me, Jen, ano? Opo. Bakit ka ako pagka ikay pumunta sa ibang bansa, pagbaba mo pa lang sa airport, meron nang magko-congratulate sa'yo, may roaming ka na. Text message agad, opo. May roaming ka na. Opo. Doon sa roaming na yun, makikita mo yung pinakamababang range kung ano yung kukunin mo. Okay. Pumunta ka sa iba't ibang panig ng ating bansa, pagsakay mo sa aeroplano, pagbaba mo, bakit wala tayong local domestic roaming? Bakit wala? Hmm. Sa pagpunta mo doon, ang kalabang, ang dala mong cellphone SIM mo dyan, Globe ka halimbawa, pagdating mo sa Dako doon na pinuntahan mo, ang namumunini pala doon na Smart. Kabilang kumpanya. Wala kang connectivity. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito yung sinasabi kong first mile, second mile, last mile. Opo. Alam mo ang ginawa ng duopoly? Sabihin na natin ang pangalan, PLDT Smart at saka yung Globe. Tama. Opo. Dalawang nagaharing telco. Nakuha na nilang patayin yung mga membro ng yung tinatawag na Philippine Association of Provincial Telcos. Mm-hmm. Nawala na eh. Opo. Alam mo yung pinaka-obligasyon ng DICT? Opo. Ang DICT, under niya ang NTC. Mabuti na lang, wala na si... Commissioner Cordova. Commissioner Cordova. Napunta na ng COA. Baka kung nandun pa siya, nabalatan na naman siya doon. Ano ba ang tungkulin ng NTC, Jen? Kung opo, pag-uusapan yung telco. Okay. Meron tayong binigay na kondisyon sa mga telco para opo, bago sila mag-operate. Uh-huh. Yung tinatawag nating Service Area System, SAS. Okay. Opo. Para sa ganun, mag-develop sila ng lugar hanggang sa kanunok-nunukan na lugar ng ating bansa. Mm-hmm. Hindi nila ginawa yan. Opo. Oh, namunini sila sa urban center lang. Doon sila nagunahan ko. Oh, nandun opo, sila sa middle mile din. Mm-hmm. Ang first mile, halimbawa, ilagay natin sa tubig. Yung concession ng tubig kukuha sa Angat Dam. Yun ang first mile. Okay. Maglalatag siya ng pipe sa Metro Manila. Ito yung second mile. Yung last mile, ito yung pipe mo papunta sa bahay mo. Okay. Opo. Eh, kukunti naman ang pinagkukunan ng tubig at naglalaban-laban sila sa pipes nito. Ilang karga ng rental, ng lease, ng lahat ng expense nandito sa second mile na to. Opo. Pagdating sa'yo, katakot-takot ang presyo, wala pang tubig na pupunta sa ano mo, totoo sa bahay mo. Ito yung problema ngayon. Mm-hmm. Dapat si Senador Tulpo, ito muna yung paliwanag niya. Ayun. Hindi ko lang alam kung kaya niyang ipaliwanag ito. Pero kinakailangan, aralin niya muna ito. Hindi lamang maglalagay ka ng pondo. Dito siya nagkamali eh. Nako. Sisisihin niya kami. Mm-hmm. Hindi pala siya naglagay ng pondo pagkatapos ang Congress ang binabalatan niya.
At maging yata yung chairman ng Finance Committee ng Senado, Senador Sani Angara, eh sinasabing wala talagang nilagay. E di... Chinet ko na dyan. Opo. Alam mo naman ako, hindi ako magsasalita rito nang hindi ko chinecheck yan. Yun na nga po. Walang alokasyon nang galing sa kanya. Mm-hmm. Ang kinukuha niya pala, hahatiin niya yung budget ng DNR, opo, yung pala ilalagay niya sa DICT. Ayon. Hindi pumayag ang mga kasama niya. Opo. Eh bakit kami ang sisisihin niya? Nako po. Pero... O eh dapat sana siya, nakita mo, pinag-uusapan natin ang kuryente kanina. Yeah, siya ang chairman ng Energy Committee. Senate Committee on Energy. Meron ba akong naririnig na... Halimbawa, opinion sa kanya o suporta halimbawa. Dapat sana tutulungan niya ako dito na pagtulungan namin, ilahad natin ang mga dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang tarifa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Oo. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Oo. Eh bukang hanggang ngayon kung wala pa. Ayun na nga yung sinasabi ko, vlog ka rito, vlog ka doon, puro na lang eh. Eh baka nami-mislead mo na yung mga taong napabilib mo. Wala naman ako ano doon, kung napabilib mo, okay lang sa akin yun. Okay lang yun. Kaya lang, dapat hindi nami-mislead ang mga tao. Ayun, oh. Eh kasi baka mamaya parang mali na yung sinasabi, pabor pa yung mga followers niya, mali naman yun. Di ba? Ano ba yung mga followers? Ano ibig sabihin niyan? Yung mga taga-subaybay po yan doon sa kanya mga vlog ko. Bakit ba siya nagbablog pa? Eh, siyempre, kahit pa paano, kahit kumita man lang, eh, malaki yung kita sa vlog ko. Malaki ba ang kita sa vlog? Malaki po ang kita sa vlog, oo. Eh, di, ako na lang, suggestion ko na lang, baka nakikinig yung mga staff ni Senador Rapid Tool po. Pwede ba niyang imbitahan na lang kayo doon sa kanyang vlog at kayo ay magtanong sa isang maginoong tanungan, sa isang healthy discussion, Kong? Parang gusto ko yan. Hindi nga, eh, baka... Parang gusto ko yan. Ganun ba? Kasi, dyan, makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Tatanungin ko siya, talaga bang naglagay ka ng 500 million? Doon ba sa allocation mo, naglagay ka ba doon? Ayan, Ngayon, kung hindi ka naglagay, bakit kami ang tinitira mo? Sasabihin ngayon, tatanungin ko siya, kabisado mo ba ang problema ng ating internet, broadband and internet mobile? Yun. Kabisado mo ba yun? Kabisado mo ba yung kuryente? Kasi chairman ka ng kuryente. Pwede ba tayong mag-usap dito? Ayan. Pwede mo ba akong tulungan dito para maibaba natin ang kuryente? Dito pagtalunan natin. Ayan. Ngayon, gusto mong mag-vlog, pwede ba imbitahan mo ako? Gusto ko yan. Yun. At least, anytime, kahit saan. At least ito kong ano... Kumbaga ay healthy discussion. Healthy talaga. Lang ito para sa taong bayan. Huwag na natin, walang personalan ito. Ang gusto ko talaga, ang taong bayan makinabang. Ayaw kong nami-mislead, ayaw kong nakukumpuse ang taong bayan. Ayaw kong bumilib sila, pero mali pala yung tinanggap nilang impormasyon. Ayan. Gusto ko bumilib kayo sapagkat naunawaan ninyo ang isyong pinag-uusapan. Yan ang tama, kasi pagka enlightened ang information, dito lamang tayo makikinabang. Ayon. Hindi tayo magkakaroon ng progreso kapag mali ang desisyon, sapagkat walang desisyon na mali ang pakikinabangan ng taong bayan. Ayun. Higit na makikinabang yung million-million daw na followers niya, Kong. At saka siyempre, iba pa. From this program, Jen, sasabihin ko na, I am opening an invitation, ano man ang paraan ng gusto niya. Gusto niya mag-vlog kaming dalawa. Hindi kasi ako marunong mag-vlog, Jen. Imbitahan na lang niya ako sa vlog niya. O kaya... Kung madali naman, pumili siya ng istasyon ng telebisyon, nandun kami pareho, pag-usapan namin ang DICT, pag-usapan natin ang kuryente, pag-usapan natin ang budget na sinasabi niya na binabalahura niya ang Kongreso. Ayan. Nako, maganda. Susubaybayan ko yan? Oho. Teka. Alam mo ba, Jen, na ang budget kasi, dalawa lang yan. Pag hindi ka naglagay sa DPWH, hard projects yan eh. Ito yung karapatan kasi ng mambabatas eh. Opo. Sa panig ng senador, meron silang 3 billion. 3 kami, billion. Lalo na yung party list, ano pa baga? Pag hindi ka naglagay sa DPWH, ang tawag sa iba, institutional. Ano kaya, kung liwanagin nyo, ano yung sabi nung naglagay sa DPWH? Yung budget. Ayun, budget. Opo. Halimbawa, naglatag ka ng mga budget, allotment. Mula sa allocation na binigay sa'yo. Opo, opo. Edi nilatag mo. Sabi ko, gusto kong paggawa itong mga kalsadang ito, yung mga tulay, opo. Mga ganito, ganyan-ganyan. Ang implementing agency is sa DPWH. Lahat ng labas sa DPWH, institutional. Opo. So pwede siyang maglagay sa DICT. Ayun. Kaya lang, Jen, kung mo institutional budget ito, meron kong balita dyan. Ah, ganun po. Na dyan nagkakaroon ng ano. Kaya ako, hindi ako naglalagay dyan. Oho. So, alam mo na ang ibig ko sabihin. Opo. Teka lang, Kong.
baka naglalaro isip ng ating mga tagapanood. Eh baka naman, eh, akala ko ba niya pork barrel? Wala nang pork barrel. Hindi, wala, hindi na pork barrel ito. Ayun, opo, maliwanag. Kasi yung pork barrel, na, kailangan makialam yung pagkatapos na magawa yung na yung batas. Ano? Meron pang post function, meron opo. Pang gagawin. Wala na. Opo. Wala nang post-intervention. Mm-hmm. Kailangan nakalagay sa budget. Okay. So pag nilatag mo, distinguido, line item nakalagay. Line item talaga. Kapag hindi nakalagay, nakasulat sa budget, hindi pwede. Ayun. Oh, kailangan ilatag nila. Yun ang sinasabi ko kanina. Opo. Ayun. So sana, alam ko, nakikinig naman. Tsaka yung mga supporters ni Senador Rapi Tulfo, maganda po ito. Opo, ayun. Chak, susubaybayan natin hindi, ito. Hindi ako naghahamon. Sinabi mo lamang ito, Jen. Opo, opo. Ako nag-idea na eh. Nagkaroon ako ng opportunity ngayon na malinawan natin bakit niya sinabi yun. Ano? Ngayon, kapag hindi niya napatunayan na naglagay siya ng budget, ng budget na nilagay niya, itinanggal namin, hahamonin ko siya na mag-resign siya. Ah, ganun. Sa Senado. Sapagkat hindi dapat at na ganun. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.